Hello guys, dito na naman tayo sa channel ni Captain JBA. So ngayon, ituturo ko sa inyo yung procedure ng pag-launching ng rescue boat at saka pag-testing na rin itong engine nitong ating rescue boat. Okay, so mag-umpisa tayo sa testing muna. Para bago natin i-area yung rescue boat natin, at least na-testing na natin yung engine natin na sure na gumagana talaga. So ngayon, umpisa natin dito sa So pasensya na kayo guys kasi bagong maintenance to, kaya medyo marumi pa yung natin rescue boat, nag-maintenance kasi dito. So una natin gagawin, buksan muna to. Ito yung fuel tank nitong rescue boat natin. So pasingawin muna natin dito. Konti lang. Yan, yun. Maririnig nyo na sumisingaw siya. Yun, yung ganun. Tapos balik nyo na. After nun, dito na tayo. After natin pasingawin doon, sara natin ulit. Tapos ipump natin to. Ito, hand pump to. Yan. Hand pump natin hanggang sa siya, tumigas siya. So ngayon, matigas na siya. So pwede na natin itong i-start. So ito, after nating bombahin to, kailangan may tubig tayo ha, may cooling. Yun, nakalagay na yung cooling natin. Kasi sa type ng makina na to, kailangan pag nag-testing tayo, may cooling talaga. Kasi masisira yung makina natin kung wala. Okay? So nakasetup na to. So nabomba na natin. Tapos ito yung natin. Kung tawag dito yung parang safety line din siya. Na itatali natin siya sa natin, sa katawan natin pag nabuhay na natin yung makina, kasi kung sakali man na tumapon tayo sa tubig, at least nakatali ito yan, dito yan mahuhugot siya. Yun, pag nahugot siya, automatic magsha-shut off yung fuel niya, papara yung makina niya. So yun yung purpose nito. Tapos ito rin yung pinakasusi niya. So ilagay muna natin bago natin i-start. Yan, nakalagay dapat yan. Tapos, i-set lang natin na konti yung throttle. Ito, yung throttle. Yan lang natin na konti. Yan. Tapos, pag malamig, nasa malamig na lugar, ito, yung choke. Kailangan i-choke muna natin. Yan. So, ngayon, mainit naman yung panahon. Tsaka lagi naman namin itong tinetesting. So, try natin, walang choke. So, ngayon, naka-setup na lahat. So, hilahin na lang natin to. Okay. Ito yung pang-start niya. Pakiramdaman lang natin pag medyo matigas. Yun. Natin. Okay. One click. Yan. Kailangan, pag nag-testing kayo, yung cooling nyo nandyan, tapos kailangan may lumalabas. May lumalabas na tubig dyan. Yan. Kasi nagiging deficiency rin yan. Wala niyan. So, testingin natin yung avante at saka atras niya. So, ito yung pinaka-cambio niya. So, avante muna. Okay, yun gumagana siya. Okay. Tapos, throttle. Okay. Neutral ulit. Yan. Tapos, atras. O, yun. Gumagana rin yung atras niya. Okay. Siya nga pala, nakalimutan ko. Bago pala mag-start nito, kailangan naka-neutral pala. Naka-neutral yan, nakalimutan ko. Kailangan naka-neutral siya. Ito nga na niya, bago tayo mag-start. Okay, so yun lang guys, ang pag-testing ng makina. So okay naman, sunod natin ngayon, paliwanag is yung procedure ng pag-launching ng rescue boat. Okay? So guys, ito naman yung procedure ng pag-lower natin ng rescue boat. So unang-una, may remote tayo doon. Ang gagawin muna natin, syempre tanggalin muna natin yung mga lashing. So pagtanggal na, pwede na natin na iangat doon sa remote doon. Iangat lang, hanggang pwede natin ma-swing. So pag pwede na siyang ma-swing, set up din natin doon sa accumulator ron na sa starboard. So after natin may set sa starboard,
ito na yung hihilahin natin. Pwede na tayo sumakay. Hilahin natin to para mag-swing siya doon sa starboard kung doon natin sinet. So, pag naka-ready na siya doon, naka-swing na, pwede na siyang i-area. So, ito naman ang hilahin natin. Ito naman yung pang-area niya. So, hanggang makababa na yun. Tapos, halimbawa naman na ando na tayo sa nakalapat na to sa tubig. Sa itong halimbawa, yung rescue boat. Ito, hihilahin natin to ng sabay. Ito, itong release hook. So, halimbawa, nandun na tayo sa ano, nakalapat na yung rescue boat natin sa tubig. So, hihilahin natin to ng sabay. Okay? Ganito lang yan, oh. Yun. Pag ganun, release na tayo. So, pwede na nating i-release yung mga painters natin. So, ready to go na tayo. Okay? So, ito, pwede rin to gamitin sa ano, sa life raft natin. Same lang ang procedure. Ganun lang din. Sasabit lang din natin yung life raft. Tapos isuswing, tapos i-ano na natin, inflate na natin yung life raft. Okay? So pag recover, ganun rin, didikit lang ulit tayo, tapos ibalik lang to ang dalawa. Yun. Tapos isabit natin to. Okay? Tapos ready na yan, ready to go na yan. Tapos ang pag recover, yung ano na, yung remote na. Si Maestro Kalimitan, si Maestro yung nagko-control ng remote natin para may mabira ulit tapos may swing dito sa ano natin securing position. So guys, ito yung sinasabi ko na ano na lever ng accumulator natin. So ang position niyan, pag nakaganito, naka-normal, yan. Tapos pag i-charge mo yan, ilalagay mo lang yan diyan. Ito may nakalagay naman. So pasensya na muna kayo dito kasi hindi pa siya na maintenance, under maintenance pa. Andun pa tayo banda sa ano eh. So, pag gagamitin natin to, ibaba lang natin to. Itong isang lever na to, papaganon. Yun. Kailangan, dalawa, nakaganon siya. Parehas, nakababa. Yun. Operating, tapos normal. Yun. Yun. So, halimbawa, naiano na natin to, naiset up na. Ito naman. Dito naman tayo. Ito yung sinasabi ko sa, iseset up nyo yung accumulator kung starboard or port side. So, pag nilagay natin to, dito, starboard, yun, nasa baba, starboard, gaganan lang natin, tapos, suot natin yan, yun, so pwede na natin to galawin, yung pwede na natin siya hilahin, so magsuswing na siya, okay, ito yung accumulator, ito yung tanke ng accumulator natin, okay, hydraulics yan, okay, yun lang guys, so balik ko na ulit. So, balik ulit dito para hindi maubos yung charge. Okay. So, ngayon, mayroon tayong ano, full charge yan. Nasa 200 bars. Kailangan lagi itong may charge. Kasi in case of emergency, ito yung magagamit natin. Kahit hindi natin gamitin yung ano, yung electric niya na remote. Magagamit natin yung hydraulics in case of emergency kahit walang power. Ito pala yung ano, ito pala yung remote na sinasabi ko kanina. Ito yung remote ng ano natin, rescue boat. So may on siya, on off, tapos yung hoisting niya, slewing, starboard at saka port. Oh, hoisting lang kasi yung ano niya, yung lower niya, yun na yung sinasabi ko kanina yung hihilahin. So ito, hoisting lang. Okay, tapos yan, andan yung pang-charge din ng accumulator, andito rin. Oh, tapos kung kailangan mo ng emergency stop. So ito guys, yung tsura niya. Hindi ko lang alam sa iba kung ganito rin yung tsura, pero dito sa barko na sinakyan ko ito. So, yun lang guys. Sana nakapagbigay kami ng konting idea sa about dito sa procedures ng pag-launch nitong rescue boat natin, tapos itong pag-start ng engine, pati na rin tong ano, yung sa life raft natin. Sana nakabigay kami ng ano, mga ideas. So guys, don't forget to click subscribe and like button o Captain JBA and sa YouTube at saka sa Facebook. Thank you guys. Maraming salamat.